Magandang araw mga kapintuhan, dahil kakaibang araw na ito ngayon, napaka-special para sa akin dahil kaarawan ko. Oo, tama ang inyong narinig, kaarawan natin ngayon mga kapintuhan, kaya hindi tayo magtatrabaho ngayon. Pero meron tayong kakaibang gagawin, kaya kung ano ito mga kapintuhan, samahan ninyo ako, huwag na natin patagalin. Tara! Yan mga kapintuhan, dahil kaarawan natin ngayon, kung kaya't pumunta tayo sa iba't ibang uri ng kalye para maghanap ng mga taong kahit papano mabibigyan natin ng pangtawid gutom. Dahil special na araw ngayon at kakaiba talaga para sa akin dahil kaarawan nga natin ngayon. Kung kaya ginawa natin ito kahit papano ay makaambag man lamang tayo. At kung mayroong mga taong nakikita natin na dapat naman natin bigyan mga nasa kali na nagtatambay, walang mauwian, at mga kung sino-sino pa na dapat nating bigyan, kung kaya ginawa natin ito para naman kahit papano maging remarkable ang ating kaarawan ngayong kaarawan ko, diba mga kakwentuhan? At tantabayan niyo pa yung ipa nating gagawin at kung sino-sino pa ang ating mga mabibigyan. Mga kakwentuhan, pansinin niyo nga pala itong nakaw pong mama, kung ano ang kanyang magiging respond maya-maya lamang ng kaunti. Antabayanan ninyo, panoorin ninyo kung ano ang kanyang magiging pagtugon sa ating pagbigay sa kanya ng pagkain na hindi ko inakala ang kanyang gagawin, at di ko rin alam kung anong aking gagawin, at yung aking naramdaman ay hindi ko matansya, hindi ko ma-i-describe, hindi ko masabi kung anong aking naramdaman at kung ano talagang aking gagawin dahil sa kakaibang kanyang ipinakita. Maya-maya ng konti mga kakwentuhan, ang tabayanan nyo kung ano ang kanyang talagang iwan. Basta kayo na lang ang maghusga, kayo na lang ang mag-comment kung ano ang inyong masasabi, sapagkat kahit nga ako ay wala akong masabi mga kakwentuhan. Ayan mga kakwentuhan, yan, dapat pala yung mga cups na ating dala-dala ay dapat pinag-isa-isa ko na lang. Kaso hindi siya maano kasi hindi siya magkakasya sa box na nasa motor ko. Kaya nasa isang plastic lang sila. Kaya pag nagkukuha ko, medyo nagko-consume ng konting oras lang naman. Bagamat ano ay sa ganun pa man ay importante naman ay kahit papano ay nakapagtawid tayo ng sikmura mga kakwentuhan. Yun naman ang mahalaga. So yan na ang susunod mga kakwentuhan, na tingnan ninyo kung ano ang gagawin niya kapag binigyan natin siya ng pagkain. At hindi ko mawari kung ano yung aking naramdaman dyan. So ayan mga kakwento, napansin nyo, itinanggi niya. Kahit dahil wala akong audio, ang sinabi niya sa akin, wag daw dahil busog daw siya at kakakain lang niya. Nagtaka ko na matino naman pala siya. Yeah, dahil hindi niya tinanggap, ay naghanap ulit tayo ng ibang mga taong bibigyan ng pantawid gutom kahit papan. Kaya dito tayo napadpad mga kakwentuhan. At dito naman ay napansin ko kasi yung isang babaeng naka dirty color ang damit ay nakaupo siya at meron nakahiga siya sa isang tabi, kaya buago pa din sa akin, kaya huminto ako at binigyan din natin siya.
At hinagtaka rin ako at mayroon pa pala sa ibang mga kasama na sa ibang lugar tinawag niya. At mas maganda naman yun at kahit paano ay nadagdagan yung ating pamimigay. Ang ibig kong sabihin ay hindi lang siya yung ating nabigyan, kundi mayroon pang iba. Tapos yung isang mama, mayroon pala siyang asawa, mga kakwintuhan. Sabi niya, kung maaari daw, dalawa ibigay ko sa kanya. Kaya hindi naman natin siya hinindihan at talagang malugod naman natin siyang binigyan. Dahil kasabihan nga ng iba na pag nagbigay ka raw, dapat masaya para mabusog talaga sila. Kaya yun mga kakwintuhan, naway tapusin ninyo ang ating video hanggang sa dulo, sapagkat mayroon pa tayong mga kabataan naman na bibigyan dito. Dahil wala akong audio mga kakwentuhan, kaya nag-record na lang ako para naman maintindihan nyo yung mga nangyari. So ayan na mga kakwentuhan, lumipat na tayo, kaya dito naman tayo sa mga nadaanan ko naman ng mga kabataan na kung saan ay nasa kalsada, nasa tabi lang naman, nasa gilid ng kalsada, naglalaro at yung iba'y walang damit. At inisip ko na hintuan sila dahil panigurado yung mga ganitong klaseng kabataan ay salat sila sa aruga at talagang napapabayaan sila ng magulang siguro, dahil kung hindi ay wala sila ngayon sa kalsada. Kaya naisipan ko rin silang hintuan at bigyan ng ating daladalang arroz caldo. Yun nga mga kwentuhan, arroz caldo nga palang ating ginawa. Ako pa mismo nagluto niyan para may pamahagi, dahil nga special yung araw ngayon at ating karawan. At mga kakwentuhan, marami pala itong mga kabataang RA na talagang nasa kalsada. Di ko alam kung bakit. Ayun, napensin yung mga kakwentuhan, may yung isang bata, may nataktatay niya pala yun mga kakwentuhan. At bibigyan ko sana ay umalis naman kagad yung tatay kasama yung anak niya na may bitbit na ng ating munting tawagin na natin pantawid sitmura. Ganun pa man mga kakwentuhan, ay tuloy lang tayo mga kakwentuhan sa ating ginagawa. Ibang seat naman to mga kwentuhan ng kabataan, pero dyan pa rin sa ano, sa lugar na kung saan tayo huminto, dahil marami pala to sila. Kung kaya dito mga kakwentuhan, di ko alam kung ano yung gagawin ko dito, sapagkat sa bandang dulo mga kwentuhan, napansin ko na upos na pala yung isang kaldirong daladala ko ng arroz caldo. Kung kaya parang nabitin, hindi na, wala na tayong may bibigay. Pero kahit pa paano, talagang binadget ko na lang para lahat naman ay mabigyan. Ayan, kanya-kanya ng kuha ng cups mga kakwentuhan, at inayaan lang naman natin sila na sila nakumuha, kasi mas maganda naman yun at hindi talaga sila nahiya. Ibig sabihin talagang mas maganda nga para sa atin yun, at para mabigyan talaga sila, dahil hindi naman yun sila kukuha kung hindi talaga nila gustong kumain ng arroz caldo ang daladala natin. Tá.
tinapos ninyo mga kakwentuhan ang video natin ito, no? At sana magustuhan ninyo mga kakwentuhan at masamahan ninyo ako dahil karawan natin ngayon, naway magustuhan ninyo at bilang regalo na lang ninyo, naway ma-share ninyo mga kakwentuhan at ma-like nyo. Huwag nyo na rin sanang makalimutan mga kakwentuhan na pindutin ang ating notification bell para lagi kayong updated tuwing meron tayong mga ginagawang katulad nito o mga video na bagong ina-upload sa Kalikwento Ituan at mga kakwentuhan para sa mga bagong padpad sa ating channel. Ako nga pala si Ding Fernan, ang host ng Kalikwento Ituan, na talaga namang nagsusumamo sa inyo na sana'y tangkilikin ninyo ang ating channel para mas marami pa tayong magawang katulad nito. At kung meron kayong mga solusyon, mga kakwentuhan na mga ganitong mga iba pang klaseng gawain na para sa ating mga kapwa, ay magkomento lamang kayo mga kakwentuhan, huwag kayong magatubili. At mga susunod na araw ay gumawa pa tayo dahil kakaiba ang feeling, kakaiba ang nararamdaman pag gumagawa ng mga katulad nitong gawain. Talaga namang nakakagaan ng loob mga kakwentuhan. At hanggang sa susunod mga kakwentuhan, para sa mga inyong lahat na umabot sa dulo, maraming maraming salamat. At sa mga bagong napadpad naman sa ating channel, naway mga kakwentuhan ay pindutin nyo mga kakwentuhan. Ang issue is CRIBE mga kakwentuhan, subscribe na po para dumami pa ang ating families, pagkat pamilya talaga ang touring ko sa lahat ng mga nagpa-follow sa akin mga kakwentuhan, ano. At sana'y hindi kayo magsawa na talagang sumuporta. Maraming maraming salamat mga kakwentuhan, ha. Sana sa susunod ay pag meron kayong manonotify, magnonotify sa inyong mga account, sa inyong mga YouTube, ay panoorin nyo na ang mga video. Hanggang sa susunod, maraming maraming salamat.